Marami siyang maibabahagi sa iyo bilang artista, administrador, at bilang tao din. Iyon sa paligay ko ang pangunahin niyang kontribusyon sa sining na Filipino. Habang pinapanatili yung tradisyonal, ay pinatutuloy naman yung bagong simoy ng modernisasyon, ano, sa estilo, sa paksa, sa pagsulat. Ano. At bilang katrabaho, ang kanyang pamamaraan ng pagsulat ay metikuloso. Sa isang koleksyon, minsan nakita ko kung paano siya magsaliksik muna ng mabuti bago sulatin yung isang paksa. Tulaman nito o artikulo, so kailangan ng malinaw na pag-unawa dun sa paksa. Una ko siyang nakita noong 1980. Nag-lecture siya sa UP na ni-sponsor ng UP Creative Writing Center. At natatandaan ko noon na mga nasa late 30s siya, o early 40s. At ang suot niyang salamin yung malaki, halos matakpan yung mukha. At di ko kalain na magiging boss ko siya later pagka-graduate kasi hinatak ako ni Rene sa Children's Communication Center. At doon naging researcher at writer ng isang mini-encyclopedia na ginagawa niya noon. Ang natutuhan ko nang uso sa kanya o doon sa kumpanya, ay ang pagsasaliksik kung gaano history kasi yung libro at kailangang magsaliksik kung saan-saan at the same time susulatin yung mga entries. So natutuhan ko diretso sa kanya kung paano mag-edit ng raw manuscript mula sa magulo tungo sa pagiging maayos. So nakita ko kung gaano kahalaga ang pagkagamay sa wika para maging manunulat. Tapos, naging mentor ko siya sa poetry, traditional na yung dati niyang binabanata na gumawa siya ng formalisasyon at yun ang tinuro sa amin. Hindi ko mag-gets noong una kasi tugmat-sukat, no? So, tinatamad ako. Pagkaraan ng isang taon, bagsak. No? Binulong ako, Pasko noon, graduation, sabi sa akin, ulit ka sa isang taon. So, ang lungkot ng Pasko ko. Pero, tinignan ko yun as a challenge, nagbasa ako, at inara talaga yung syllabus. At yun naman, kahit paano may natutuhan. Bilang worker, mabusisi talaga siya. No? Walang sinasayang na oras. Much later, sa dictionary naman yung ginawa namin. At yung kanyang style ng pagkatrabaho, may temper din siya, masungit. Pero professional na temper, hindi yung basta galit na walang dahilan. Sa teatro, colorful yung paraan ng pagtataray, ano? Sisigawan ka ng tonto, ganyan, ano? Pero sa kanya, ang galit niya ay titignan kang mabuti at sasabihin sa'yo yung mali. So, pero kaharap yung ibang tao, mapapahiya ka talaga. Pero muli, yung pagkapahiya na yun ay titignan mo as a challenge na para mapabuti mo pa yung sarili mo at yung trabaho, ano? Pagdating naman sa perks, generous siya, no? Sa pagpapainom. Ibig sabihin, pagkaraan ng trabaho, kailangan kasi mag-relax. At tuwing Friday, pagkaraan ng hectic na isang linggo na magtatrabaho, relax naman, ano? Itong relax na ito ay walang patumangga rin, ano? Mula lasais ng hapon hanggang lasais ng umaga, ano? Minum ka hanggang gusto mo, sagot niya lahat, no? So, yun, isa sa mga perks niya, no? So, ang makatrabaho si Ginoong Almario ay puno ng trabaho, pero pagkaraan noon, marunong nang mag-relax. At kung kaibigan ka niya, ay marami siyang maibabahagi sa iyo bilang artista, administrador, at bilang tao din. Di na tayo umiibig tulad noon. Dibdib natin walang init ng bituin. Pagkat puso'y mga plastik at dumotor. Guni-guni bantulot ng maglimayon. Humihingal ng maglubid ng buhangin. Di na tayo umiibig tulad noon. Bawat liham na lagdaan ay may karbon.
bawat sumpay kasunduang nakapapel, pagkat puso'y mga plastik at demotor. Natutuos nating lagi ang dinugol, halit nati patubuan kuisiin, di na tayo umiibig tulad noon. Tanglaw nati hindi buwan kundi niyon, kung ibulong ang pagsuyo sa isang motel, pagkat puso'y mga plastik at demotor. Kahit pusong umibig ngang walang gatol, hahatulan nating musmus o nabaliw. Di na tayo umiibig tulad noon, pagkat puso'y mga plastik at demotor. Magkatambal kasi yung kanyang kontribusyon ano, bilang kritiko at bilang makata. Nauna yung kanyang pagiging makata bilang modernistang makata at na-influensyaan siya ng mga kanluraning manunulat. At ito ay nagamit niya bilang pag-iiba dito sa mga nakasabayan niya noong ikatandaan noong 1960s. Bilang pagkritika sa kanila. No? At yun, doon nagsimula yung kanyang karera. Pero na-realize niya na hindi naman dapat salakayin o atakihin yung traditional na panulaan bilang pag-iiba sa modernong pagtula. Sa katunayan, binalikan niya yung mga tradisyonal na anyo ng tula. At ito ay kanyang naisama bilang kanyang estetika, no, na pagsama niya yung modernista at ang tradisyonal upang makagawa ng bagong uri ng panulaang sa Pilipinas. No. So, naging influential yung kanyang mga panulat sa kritisismo at yung kanyang koleksyon ng mga tula. Sa katangi-tanging ambag niya sa panitikang Pilipino, iginawad kay Virgilio Senadren Almario noong 25 ng Hunyo, 2003, ang parangal bilang pambansang alagad ng sing. Ang pinakamahalagang bahagi ng ating gunita ay nasa panitikang bayan, nasa oral literature. Hanapin mo yung pinakamalayo na maabot na paggunita sa kahapon ng bansa. Practically, ang aking project is to rewrite the history of poetry through my poetry. Yung lahat nung tinula nila, itinutula ko uli. Intindi mo mo yan?